Have you ever wondered kung sino yung huling napatawan ng death penalty sa Pilipinas? Alam ko na mainit na issue to, no? Especially currently na pag-uusapan ulit tong tema na to. At ang lalaking pag-uusapan natin ay naging dahilan noon kung bakit naging matinding debate siya at the time. Our topic is not for everyone. Disclaimer lang, ha? So if this makes you uncomfortable, skip ka lang muna sa susunod nating video. Anyway, meron tayong 1,000 GCash giveaway. Mag-like, subscribe, and notification bell ka lang. At sagutin yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Ba na ayon sa 2020 Commission on Human Rights, sabi nila 6 out of 10 Filipinos daw ang nagbibigay ng moderate na suporta sa death penalty. However, 7 out of 10 ng mga Pilipino ay nagsasabi na kung meron namang mas magandang alternatibo, yun yung pipiliin nila. Meaning, 3 sa 10 Pilipino ang naniniwala at tumitindig talaga, no, na dapat ibalik ang death penalty. Noong December 13, 1993, inaprubahan yung death penalty law. Importante to sa usapan natin dahil yung lalaking involved ay napasok siya dito. Medyo matagal din na wala yung death penalty kasi sa atin. Ang lalaki sa larawan na makikita ninyo ay si Leo Echegaray. Siya ang huling napatawa ng death penalty sa Pilipinas. Noong 1987, ang Pilipinas ang unang Asian country, ha, na nag-abolish ng death penalty. Kaso, ibinalik dahil meron daw public fear ba dahil sa pagtaas ng mga krimen, di ba? So balik tayo kay Leo Echegaray. Ano ba yung kwento niya? Bakit siya napatawa ng death penalty? Ano yung ginawa niya? Medyo mabigat itong inakusa sa kanya, no? And maiintindihan ko kung bakit marami mag-a-agree na dapat lang na sinapit niya yung kinahatman niya. Noong 1994, no, itong si Leo Echegaray, isa siyang house painter, pintor, nagpipintura ng bahay. Inakusahan siya sa pag-rape ng 10 taong anak na babae ng kanyang live-in partner. Ang batang ito ay nagngangalan na si Rodessa, pero pinangalanan siya ng press na baby. Baby yung laging ginagamit. Naging magulo to, no? Nakita ko ang daming, in lack of a better term, ang dami pa naging drama involving yung lola ni baby. Merong namimera lang, mga ganun mga bagay. May mga ganyan pa akong nabasa na typical na awayan na umikot ng umikot yung kwento sa ganoon. However, after everything, dahil alam nyo naman yung ending ng kwento na to, pinatay siya gamit ang lethal injection. Noong February 5, 1999, nung nakaraang araw lang to, no? February 5, pero 1999 yon. Tanghali siya hinatulan. And after 3 hours, pagkasabi na, ay, ito yung hatol namin, pinatay agad siya sa New Bilibid Prison. Talagang yung mga tao pinag-uusapan to. Mamaya pupunta natin yung kwento, ha? Naging napakagulo nung usapin dyan sa topic na to. As in lahat talaga, media, mga tao, involved lahat talaga sila, lahat may opinion. Hanggang ngayon naman, di ba, hati talaga at nag-aaway-aaway talaga ang mga tao pag usapin ng death penalty. Anyways, sinabi niya, no, sambayan ng Pilipino, patawarin ako sa kasalanang ipinaratang niyo sa akin. Pilipino, pinatay ang kapwa Pilipino. Yan yung sinabi niya, no? Nakita ko dito sa mga sources na binasa natin na until the very end talaga, ang ano niya talaga is hindi siya guilty, no? Sinasabi niya talaga na, hindi ko ginawa yan, hindi ko deserve na ma-death penalty, ganon. So punta tayo sa araw ng pagpatol sa kanya nung death penalty. Gaya nga na sabi ko, sobrang gulo. Malapelikula talaga yung nangyari nitong araw na to. Sobrang strong ba nung emosyon ng mga Pilipino, mapapro or anti ka? Sabi nila, no, nung mga araw na yon, kaliwat kanan, yung mga pro at death penalty, ang dami nagdadasal, ang dami nag-aaway, ang dami nga nagchat-chat ng mga ano nila, ng mga gusto nilang sabihin, at sobrang higpit daw
nung security dahil anytime baka magkagulo itong dalawang panig na to, yung mga ayaw at mga gusto ng death penalty. Sabi pa, no, habang inilalakad itong si Leo Echegaray dun sa death chamber niya, itong mga paaralan daw sa palibot, pinasara lahat, walang pasok yung mga bata. Kalat-kalat din daw yung mga barbed wire. As in, ang higpit talaga ng seguridad nung nangyayari to. Meron pa daw, no, na mga 100 na madre at saka mga pare, nakasuot sila ng black mask. Talagang nag-aano din sila, nagpo-protesta rin sila na wag na sanang ituloy yung pagpatay kasi hindi tama na kumitil tayo ng buhay ng tao. Wala sa ano natin yan, wala sa jurisdiction natin yan. Ganon, kumbaga. And to this day, marami rin naman talaga naniniwala niyan. Habang naglalakad daw tong si Echegaray, no, nakaposa siyang ganyan, tapos may hawak siyang Bible. To the very end, pinoprotest niya rin na hindi dapat mangyari sa kanya yung dapat na ipinataw sa kanya. May asawa daw siya dun kasi sa loob ng prison, pinakasalan niya nung December. Nagdadasal itong si Zenaida Javier sa harap nung death chamber. Isa daw siya sa 27 lamang na nakapanood nung execution sa isang, ayon sa nabasa ko, wala akong mahanap na larawan, no, may one-way mirror daw doon sa labas ng kulungan. At pinanonood nila. Alam mo kung ako naiisip ko, no, kung makakapanood ako ng ganun, parang matotraumatize ako. Parang nakaka-traumatize siya, no? Hindi siya something na makakalimutan mo lang overnight. Especially seeing someone na tinatanggalan ng buhay. I think it will haunt me for life. At mababago talaga yung mga pagtingin ko sa mga bagay-bagay. Eto si Leo Echegaray, may nakasulat sa kanya, execute justice, not people. Ito yung sabi niya, gaya nga na sabi ko, till the very end, naninindigan siya na hindi siya guilty. However, may mga nakikita akong articles do, sinasabi to, ayon sa isang prison official, bago daw siya mamatay, sabi niya, baby, patawarin mo ako. Si baby yung nagawa niya ng kasalanan, kaya siya pinatawan. Admitting na ginawa niya talaga. No? Nakakaano yun, nakaka... I don't know, parang sa akin mabigat yung kwento ngayon. Hindi siya easy i-discuss for me, sa totoo lang. So eto na, dahil tapos na yung dikta, nagawa na sa kanya. At that time, ang presidente natin ay si President Erap Estrada. Dahil Christian country tayo, nangingialam din dito yung Vatican, no? May say sila, Vatican, ang church sinasabi, huwag mong gagawin yan. Pero sabi raw ng ating presidente noon, na masarap pa itong sa pakiramdam. Sinabi niya pa na dapat lang to, no, para malaman ng mga kriminal na ito yung mangyayari sa kanila pag gumawa sila ng kasamaan. Bago pa daw yung execution, sabi ko nga sa inyo, naging madrama talaga to. Sinabi niya dun sa prison director na ikat yung linya mula dun sa kulungan papunta ng Malacanang, dahil kahit anong mangyari, hindi magbabago yung desisyon ko dyan. Kailangan na mapatawan siya ng death penalty. May ganun pa daw na sinabi ang ating then-president, no? Sa ngayon, talagang bumabalik yung usapin ng death penalty, especially nung itong mga nakaraan, at na-content na rin naman natin to. Napakaraming nangyayari ng mga patayan, saksakan, kidnapam. If ikaw, no, yung pamilya ng biktima, maiintindihan ko rin kung bakit may emosyon ka na gusto mong matanggalan ng buhay yung gumawa nun. In fact, hanggang ngayon talaga, ang dami nag-aaway dito. Kung mapupunta ka sa social media, isa yun sa mga pinakamagulong comment section. So kung ikaw ang tatanungin ko, ha, meron tayong 1,000 GCash giveaway ngayon. Gusto ko marinig talaga yung sasabihin nyo dito. Sa tingin mo ba, no, na dapat ibalik ang death penalty dahil marami naman talagang mga krimen na hindi ka patapatawad o hindi ka nag-a-agree sa death penalty kasi aminin na natin, medyo hindi maayos ang justice system natin. Gusto ko na marinig ang thoughts mo, kaya i-comment mo yan sa ilalim at baka ikaw ang manalo ng 1,000 GCash giveaway. Yun lamang po, ito ang ating kwento. Ito si Claro III, nagpapaalam.